Good day everyone. So today kaka-update ko lang ng GCash app and hindi ko alam bakit ayaw pa rin niya ma-open kahit updated na siya sa bagong version. And as you can see, ayan, i-open ko yung GCash. Meron ako nabasa dito kanina na hindi ko maintindihan, ang bilis eh, hindi ko pa nababasa, biglang natapos. Tapos nag-blackout yung GCash app. Kaya naman today, i-figure out natin kung ano nga ba yung problem ng GCash today. And syempre, bibigyan ko kayo ng solution para naman hindi na kayo mag-worry sa inyong balance sa loob ng inyong GCash. So dito, input lang natin yung ating mobile number after natin ma-download or ma-update yung GCash app. Tap natin next. And dito, kailangan natin i-link yung ating account sa ating device. So, make sure na hindi nyo pa nalilink yung inyong GCash account sa ibang device dahil kailangan nyo munang i-unlink yun sa inyong lumang device bago nyo malink ulit yan sa bagong device. Okay, huwag kayong malilito. Okay, tap na natin yung send code para makapagpadala na sila ng code sa ating mobile. Then, syempre, i-input lang natin yun dito sa mga box na yan. Alright, ay naka-receive na ako. Mabilis naman maka-receive yung ating cellphone. Anyway, mga kabomboms, kung hindi kayo maka-receive ng OTP from GCash, don't worry dahil meron na din tayong solution dyan. Ilalagay ko na lang yung link sa my comment section. Alright, once may input natin, mapupunta na tayo dito sa my pinakalabas ng GCash app. Pero dito, sabi dito, GCash should like to know your location. Ulitin ko ha. Pero dito mapabasa natin, GCash would like to know your location. Pero before, na-try ko na din itap yung no thanks and hindi ko na-open yung GCash. So, mas mainaw kung ang itatap natin dito is yung share location. And here, itap nyo lang yung allow all the time or allow only while using the app. Okay din yan. Now, make sure na hindi siya nakatap sa don't allow. Pasensya na kayo, medyo maingay kasi dito dahil nasa gilid ako ng kalsada. Alright. So, balik na tayo sa my GCash app. And dito, maglalagin ako gamit yung aking biometrics. By the way, mga kabomboms, kung hindi nyo alam kung paano ba mag-enable ng biometrics sa my GCash, meron na din tayong tutorial. Ilalagay ko din yung link niyan sa my comment section. Anyway, okay, tatap ko na itong aking biometrics. And let's see kung ma-open na nga natin yung ating GCash. Ayan. So, na-open ko naman. So, ang kailangan lang pala natin gawin, i-update natin yung ating GCash. Tapos, yung pangalawang gagawin natin, ililink natin sa ating device. And yung pangatlo naman, i-allow natin yung ating location. Pero kung hindi pa rin nag-open ang inyong GCash, meron tayong iba't ibang tutorial about sa may GCash. Katulad ng mga problem na pwede nyo ma-encounter and syempre ibibigay ko yung mga solution doon. Anyway, kung meron pa kayong ibang katanungan, pwede nyo iwan yan sa may comment section with hashtag GCash problem. At pag may time kami, syempre bibigyan namin kayo ng mga kasagutan.